Magandang gabi sa inyo lahat, mga minamahal na kapatid, mga kaibigan, mga kasama, at welcome po sa ating online Bible study sa gabing ito. Ito po ang inyong lingkod na muling makakasama, Brother Roland de la Paz. At bago po tayo mag-upisa, tayo po ay mananalangin. Ama naming Diyos na nasa mga langit, sa pangalan po ng aming Pinuso Kristo, kung may lumalapit sa inyo pong banal na paanan, nagpapasalamat sa pagkakataon na kami po'y inipon niyo upang aming pag-aralan po na lumigit sa pagkakataong ito, ang aklat po ni Propeta Daniel. Nawa ang makalangit na pangunawa ang siya pong igawad niyo po sa amin at aming maunawaan ng lubusan ang mga inyong inihayag sa pamamagitan po ng inyong lingkod. At patawarin kami sa mga pagkukulang pagkakasala. Laban sa inyo, ito po ang aming dalangin alang-alang sa banal na pangalan ng aming Panginoon. Amen. Sa muli po ay welcome po sa ating online Bible study sa gabing ito. At ito po ang umpisa ng serye po ng ating pag-aaral ng The Book of Daniel. At ito po ay isang interesting na aklat na makikita natin kalagaan po ang mga salita ng ating Diyos na kanyang inihayag sa pamamagitan ng kanyang propeta, mga bagay o mga kaganapan na nangyari sa nakalipas sa kasalukuyan at ganun din po sa hinaharap. Kung ang Daniel, ito po ang tinatawag na prophecy, ang magiging karugtong po nito sa New Testament ay ang anaman pong tinatawag na fulfillment o katuparan sa aklat po ng pahayag o ng revelation. So atin na pong umpisahan ang ating pag-aaral. Nawa po ito ay ipaunawa sa atin ng ating Panginoon. So tayo po ay mag-uumpisa sa chapter po na ito o sa episode po na ito ng isang overview. Isang overview o kaya po ay paano natin aasahan, ano inaasahan natin sa serye po na ito. Bawat chapter ay atin pong isusumahin upang sa ganun na magkaroon tayo ng bird's eye view. Again, the Book of Daniel, topic 205. At sa tulong po ng ating Panginoon, ang pag-aaral na ito nawa ay ating maunawaan ng lubusan bawat detalye na ihayag po ni Propeta Daniel. So dito po ang ating pag-aaralan na sa serye po nito, ang overview po nito, ang unang anim na chapters o mga kabanata, the first six chapters are largely narrative. Pagsasalaysay po ang maaasahan natin sa unang kabanata, anim na kabanata, with some prophecies interspersed. And so meron po mga papasok na sisingit ang mga prophecies sa mga pagsasalaysay po na ito sa first six chapters, and they narrate the life of Daniel from his exile in Babylon up to his old age. Lalahanin natin nung sinulat po ni Propeta Daniel, ang aklat na ito ay nasa edad po siya ng line of 80, no? 80 anyos pataas. So the last six chapters, yung huling anim, dahil ito po ay binubuo ng 12 kabanata, are largely prophetic. Po ay mga hula, no? With only a bit of narrative regarding how its vision came to him. So kung ang unang anim ay largely narrative at merong mga interspersed na mga prophecies, sa last six chapters naman po, largely prophetic at merong konti naman din pong mga narratives o pagsasalaysay. So yan po ang inaasahan natin sa pag-aaral po ng serye po ng aklat ni Daniel. So sa unang anim na kabanata, mostly narrative nga, mga pagsasalaysay, sa unang kabanata, ma-encounter po natin Daniel trained in royal service. Bagamat sila po ay nasa ilalim po ng pagkabihag o bandage ng Babylon, ay siya po ay isa sa mga sinanay ng kaharian po ng Babylonia, sa kasama po ang tatlo pang Hebreo na ating idedetalyan po sa susunod nating pag-aaral. And then makikita po natin Nebuchadnezzar's image dream dyan po sa chapter 2, at bagamat yan ay napapag-aralan na natin sa mga nakalipas na panahon, ay ito naman po isusumahin din po natin sa serya na ito. And then ikatlong chapter o kabanata, the golden image and fiery furnace, yan po ang magiging topic po na yan. Ang ikaapat naman, Nebuchadnezzar's three dream. Yun pong panaginip ni Haring Nebuchadnezzar tungkol po sa isang puno. At sa ikalimang kabanata, chapter 5, the handwriting on the wall. Kung ano po yung nakasulat po doon po sa dingding sa panahon po ng apo po ni Nebuchadnezzar.
na si Belshazzar. And then it's like a sixth chapter, ika-anim na kabanata, Daniel in the Lion's Den. So yun po ang unang anim, mostly narrative. And then sa chapter 1 nga, Daniel trained in royal service. Kaya po ay makikita natin kung gaano po talaga ginabayan sila ng ating Panginoon. And then Daniel is exiled to Babylon as a young boy, kabataan pa po niya doon. Kaya ito'y magandang aral din sa mga kabataan na nakasama natin sa pag-aaral ngayon. And then he and other Israelites, yung pong tatlong Hebreo, ay are drafted into training for royal government service. Sila po ay pinili upang sila ay isanayin sa pamamahala dyan po sa Babylonia. And then Daniel and his three friends refused to eat the royal food. So yung po pagkain ng hari ay kanilang tinanggihan. Makikita po lahat natin yan sa chapter 1 ng aklat ni Daniel. And then they find favor and come to excel in their studies. So sa kabila po ng mga ng pagkabiyag nila at sila tinatawag na nasa ilalim po ng kapamalaan ng hari ng Babylonia, ang naging magandang alimbawa sa katapangan, integridad ng mga anak ng Diyos na ito, si Daniel at ang tatlong Hebreo, ay marami po tayong matututunan. So sa second chapter ay ma-encounter naman po natin ang panaginip po ni Nebuchadnezzar na kanyang nakalimutan. So an unusual image with gold head, ito po ang kanyang naging panaginip na nakalimutan at ginamit ng Diyos, ang ating Diyos, si Propeta Daniel, para maalala niya ang nakalimutan na panaginip at kung ano po ang kahulugan at interpretasyon. So gold head, yung silver upper body o yung pong dalawang kamay at ang kanyang dibdib or breast, and then bronze lower body and iron legs, and then yung pong iron and clay feet. So yan po ay matutunghayan sa chapter 2 po ng Daniel. And then Daniel interprets the parts as picturing world empires to come. So ito po yung history na naganap na, bagamat nung panahon po ni Daniel, ito po ay future na napakaganda po na matunghayan upang mapatunayan ang tinatawag na kaganapan na inihahayag po o yung mga pangyayari na inihayag sa banal na kasulatan at naganap nga. Ito ngayon tunay na hula o prophecies na nanggagaling sa ating Diyos o sa kanyang mga salita. And then sa chapter 3, ang inaasahan po nating pag-aralan, yung golden image and the fiery furnace, at ano po yung relevance po o significance po nito sa panahon natin. So si Nebuchadnezzar has a golden image built which he commands all to bow down and worship. So sa kanyang pagiging hari, ay siya po, si Nebuchadnezzar ay gumawa nga ng isang rebulto na gawa po sa ginto na gusto niya lahat ng mga tao sa buong sanlibutan, sila po ay yumuko at kanila pong sambahin. And then, Daniel's companions refused to worship the image. At itong tatlong kasama po ni Daniel ay kanilang tinanggihan na sila ay kanila pong sambahin itong larawan o ang rebulto na ito. At sila po ay inihagis dyan po sa nagbabagang urno o kaya fiery furnace. At ano po ang magiging karanasan nila? Napakaganda po yan natunghayan. And God rescues them in the midst of the fire. At sila po ay iningatan ng ating Diyos sa kalagitnaan po ng nagbabagang urno po na ito. At matututo rin po tayo sa kanilang integridad at paninindigan na ito po ay inihubog mula sa kanilang pagkabata. Kaya sa mga kabataan muli, ito ay napakaganda. Sa mga magulang, ay turuan din natin ng ating mga anak sa ganyang pamamaraan at tiyak po sila ay magagamit ng ating Panginoon. And then sa ikaapat na kabanata o chapter 4 of the book of Daniel, Nebuchadnezzar's three dream, yung panaginip po ni Nebuchadnezzar o King Nebuchadnezzar sa isang puno. A mighty tree is cut down, leaving only stump and roots. Meron pong malaking a puno na pinutol hanggang doon sa kanyang pinaka baba, no? Ang pagkatapos po ay ang kanyang ugat na lang ang natira. And then Daniel judgment to come for pride of Nebuchadnezzar. Ito pong sinihayag ni Daniel kung ano yung katulan na nang dahil po sa pagiging
proud o mapagpalalo po ni Haring Nebuchadnezzar. And then, yung pong katuparan ng panaginip, dream fulfilled. Nebuchadnezzar's pride, madness, and recovery. So, yan po ang maasahan po natin dyan. Sa chapter 4 po ng Book of Daniel, kung tutungayan natin ng chapter 5 po ng Daniel, handwriting on the wall. Yung pong nakasulat dyan po sa dingding nang sila po, si Belshazzar, sila po ay sasayahan, no? Sila ay nagpipista, inuman, kainan. So Belshazzar uses the sacred dishware from God's temple. So ito po yung mga samsam or yung kanilang nakuha ng kanilang sinalakay ang Jerusalem, yung pong tinatawag na the Temple of Solomon, o yung mga gamit na sagrado o banal doon po sa templo na yun, ang ginamit nila lagyan ng alak, inuman at kakainan, pagsasayahan, na hindi po ito ang kagustuhan ng ating Panginoon. So a mysterious message appears at meron pong nagkaroon ng ang mensahe doon sa dingding at sila ay namangha at kailangan ay interpret muna ni Daniel upang malaman nila kung ano ang kahulugan po nito. And ang sabi nga ni Daniel ay your empire is at an end. So matatapos na ang iyong paghahari, sabi niya po sa hari. So that night the kingdom is taken at natupad nga po yung sinabi po ng lingkod ng ating Panginoon na si Propeta Daniel. Kaya yan po ang inaasahan natin sa pag-aaral sa 5th chapter. So Daniel chapter 6 naman, Daniel in the lion's den. Kung kanina po ay ang mga tatlong kasama niya ang nasubok doon po sa nagbabagang urno sa chapter 6 naman, siya naman, siya, si Propeta Daniel. Daniel is punished for praying to anyone but the king. So ang utos ng hari ay siya lamang ang kailangan na sambahin o kaya manalangin. So yan po. So bali si Daniel sa kanyang integridad, paninindigan at pananampalataya ay hindi po niya sinunod ang tao kundi ang Diyos. So God protects Daniel from the lions. Nang dahil siya inihagis nga sa mga leon na dahil hindi niya sinunod ang utos ng hari, yan po ang naging hatol sa kanya, but his accusers are later devoured. Siya ay hindi po nasaktan ng mga leon na ito, nagutom na gutom. Pero ang kanyang mga tagapag-akusa ay sila po ang namatay at kinain ng mga leon. At matutumayan po natin yan na napakagandang pag-aaral. So sa chapter 7 hanggang 12. So ito po ang maasahan po natin. Mostly prophecies po ito ay Daniel's dream of the four beasts. Ang panaginip po ni Daniel sa apat na mga hayop sa Daniel chapter 7. At sa ikawalong chapter naman po ay his vision on the ram and goat. Yung kanyang pangitain sa isang paghahayag ng ating Diyos sa karugtong po ng Daniel chapter 7, ito nga po yung ram and goat, no? So at mapatutunghayan po natin yan. At ito naman po sa ikasyam na kabanata, Daniel chapter 9, his prayer and the message of the 70 weeks. So yung kanyang panalangin at ang mensahe po ng tinatawag na 70 isang linggo. At marami po tayong matutunan dyan. At dyan makikita natin ang katuparan ng hula kung bakit tayo po ay kailangan mang hawak sa mga salita ng ating Diyos dahil ito nga po ay natupad at tiyak. Sa 10th kabanata is vision on the heavenly man. So yung kanyang pangitain sa isang tinatawag na parang makalangit na tao. At in chapters 11 and 12, the angel's message, ang mensahe po ng anghel, at ito po ay ang mga mangyayari sa mga hinaharap. Lalong ito po yung huling bahagi ng Daniel chapter 11 at yung buong mangyayari sa Daniel chapter 12, no? Sa mga panahon na ating kinatatayuan hanggang sa pagsara po ng kasaysayan ng sanlibutan po ito. Kaya napaganda po na pag-aralan po natin ang mga salita ng ating Diyos sa aklat po ni Daniel. Kung ating pag-usapan po yung apat na hayop, bagamat ito ay may din yung mapanood, yung detail po nito sa ating YouTube channel, ito po ay upang mabuo po ang serya ng Daniel, study on the book of Daniel, isasali po natin. So yung pong lion, bear, leopard, and terrible beast appear, na ito po hindi pwede silang maging literal dahil ito po ay mga hayop na kakaiba. Kaya po sila ay symbolical, katulad ng isang leon na mayroong pakpak. At ganun din ng isang oso
na mayroon tatlong tadyang sa kanyang bibig, ang isang paa, o yung kanyang ay nasa tubig, ang isa naman ay nasa lupa. At yung leopardo na mayroong apat na ulo, na mayroong apat na pakpak, na wala pong makikitang ganyan, kaya symbolical nga. Kaya yung pong tinatawag na terrible at katakot-takot na hayop na hindi pa po nakita dito sa sanlibutan ng literal. Kaya nga ito po ay symbolical. And then a throne scene with Ancient of Days, yung pong nasa trono at ganun din ang paghahatol na nandun po yung Ancient of Days, walang iba kundi ang ating Diyos Ama. And then the Son of Man receives Universal Kingdom, ang ating Panginoon, siya pong hinatulan na una at pagkatapos ay ang Ama, the Ancient of Days, ay binigay ang kaharian sa kanya. And four kingdoms to come, yung apat po na kaharian na darating, then judgment, then eternal kingdom of saints. So lahat po yan ay ating matututunan sa Daniel chapter 7, ito pong apat na hayop na ito. And then sa Daniel chapter 8, the ram and goat po, ram with two unequal horns conquers all. So, siyempre po ay kakaiba. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, hindi siya nagiging literal dahil nga hindi pantay yung kanyang mga sungay. No, meron pong symbolical meaning ang mga ito. And then, he in turn is defeated by a goat with one horn. Ito pong ram po na ito ay siya ay nagapi ng isang goat na meron namang isang tinatawag po na nasungay. So, pambihira din po yan. Kaya nga ay, ito po ay hindi literal, kundi symbolical. And then with horns breaks and is replaced by four horns. So, naputol yung isang sungay at ito'y pinalitan naman ng apat na sungay. And then yung ram, ito nga'y tumutukoy sa Medo-Persia. And then yung goat po ay walang iba kundi po ang Greece. So matututunan po natin yan. Ang 70 weeks po ng chapter 9 po ng Daniel, ito po ay napakagandang pag-aralan. Daniel repents for self and Israel. Pinagsisihan ng kasalanan ni Daniel at ang kasalanan ng sambahayang Israel. God sends an angel with this message at nagpadala ang ating Diyos, nagsugo ng anghel para po maunawaan ni Daniel at naisulat po ito para sa panahon po natin, maunawaan din po natin ang salita ng ating Diyos. And then 77 or 70 weeks determined upon your people and your holy cities. Ano po ang tinutukoy dito o alin ang tinutukoy dito? Matututunan natin lahat yan. At yan, makikita niyo po ang isang diagram. Yan po lahat ay napapaloob sa 70 weeks na vision po napapaloob dito sa Daniel chapter 9. Kaya very interesting po ito. Huwag po natin pabayaan na makalampas tayo ng isa, kundi ay makita natin lahat ang mga kaganapan na ito o pag-aaral upang ang kaganapan na ito ay atin pong ma-appreciate ang kadakilaan at ang katotohanan na nais ipaabot sa atin ng ating Diyos. Sa Daniel chapter 10 ay meron pong heavenly man, tawagin natin heavenly man, ayan po ay patutunghayan po natin. So, Daniel sees a shining man and is terrorized. Nagulat po dito si Daniel na makita niya po itong nagliliwanag na hugis ng tao. And ito nga ba si Gabriel na anghel? Kaya o iba yung o siya'y tao? So, matutunghayan po natin yan. At kanyang binanggit dito po sa kabanata na ito, Daniel mentions princess of Persia and Greece, seemingly angelic. So ito po ay mga prinsipe ng Persia at ng Grego ang nabanggit po dito. And it comes with message for Daniel at meron pong mensahe na ipaabot po sa kay Daniel na lingkod ng ating Diyos. Matututunan din po natin yan. And then yung mensahe po ng anghel sa Daniel chapter 11 verse 12, so the doings of the coming kings of the north and the south. So ito po ay pag-uusapan natin, pag-aralan natin yung king of the north and the king of the south. Bagamat ay sinabing kings dahil nga po yan ay mga successive generations in different point o in different times o eras. No po? Matututunan po natin yan. Ito po yung medyo challenging sa lahat po ng chapters ng Daniel. Ang Daniel chapter 11 ang talaga pong challenging. Although it is actually tinatawag po na literal prophecy pero sa maraming mga salinlahi or generations, no? Kaya
The king who exalts himself. Merong pong hari na itataas niya ang kanyang sarili at ito na kaya ang Antikristo. And then the end times, yung mga kaganapan sa mahuling panahon na nagpapatunay na malapit na matapos ang kasaysayan ng sanlibutan ito at paparito na po ang ating Panginoon sa ikalawang pagkakataon. So, yung huli po, the wise will understand at that time. Kaya yung pong pantas, yung wise, sila po ang makakaunawa. Kaya nga po ay sinisikap natin sa tulong ng ating Panginoon, sa pangangasiwa ng Banal na Espiritu, na magpag-aralan, maunawaan po natin ang lahat na ito at tayo po ay magiging kabilang dun sa mga pantas. Dalawa lamang pong uri ng mga tao dito, yung mangmang at yung mga pantas, yung fools at saka yung wise. Ganun din yung prophecy po sa Matthew chapter 25 na parabola ng ating Panginoon na inihayag sa kanyang mga the apostles, disciples, no po, yung the parable of 10 virgins, ganun din ang sinisimbolahan. Yung mga naghihintay sa pangalawang pagparito ng ating Panginoon ay meron pong mangmang at meron pong pantas. The foolish virgins and the wise virgins. Siyempre po, ang virgin o ang babae, ito sinisimbolahan po ng church sa prophecy o sa hula. And then, ang ating sikapin na maging kabahagi po tayo sa mga pantas. And then, ito pong wakas ng aklat ni Daniel ay kailangan na magkaroon tayo ng konting tinatawag na summary. What are some of practical of the practical values of Daniel's prophecy? Anong mapupulot po natin mga kabutihan dito po sa mga sinulat ni Daniel sa kanyang sama na mga hula o prophecies, no? Kaya napakaganda po ng serye po na ito. Tunghayan po natin. Huwag na yung magmimintis kahit isa pong pag-aaral. And then some practical values, anong matututunan natin po? Mapupulot natin sa mabubuting aral po na ito. So God's people must typically live as a minority in their dispersion. Kaya ang bayan ng Diyos, sila po ay palaging pinaka-minority, pinaka-maliit sa panahon na sila po ay tinaboy sa Jerusalem o sila po ay naging tinatawag po na naging alipin sa ibang bayan. At we need to know how to do so. Kung sakali man, ito rin ay mangyari sa malapit na hinaharap, kaya kailangan din natin maunawaan kung alam kung ano ang dapat natin gawin. And we, like Daniel, need to do our best in the situation God puts us in. So tayo po, katulad ni Daniel, ay kailangan malaman natin kung ano, paano na tayo, paano natin gawin yung pinakamainam sa pagkakataon na tayo po ay pinaintulutan ng Diyos na makadaan ng mga ganitong mga pangyayari, kaganapan o mga pagsubok o maging mga pag-usig. We need to use the opportunities He provides sa kabila po ng pagiging captives ni Daniel at ng tatlong Hebreo, si Meshach, Shadrach at Abednego. Sila po ay ginamit ng Panginoon, sila din ay ginamit nilang pagkakataon na ito upang patuloy nilang mapurihan, maitaas ang pangalan ng ating dakilang Diyos. At ganoon din sa atin, yan po mapupulot nating aral, kaya nga natin pinag-aaralan. And then we gain strength and encouragement from knowing how it all ends. Kaya tayo po ay lumalakas o lalakas, tayo ay magiging matatag, at pag natutunan natin at nalaman natin, naunawaan natin kung anong mangyayari sa malapit ng pagtatapos ng kasaysayan ng sanlibutan ito. Yung pong paghanda na ito ay malaking bagay para sa ating kaligtasan. Ang makapaghanda sa pangalawang pagparito ng Panginoon, ang makapaghanda sa mga pagsubok ay tiyak po na ito'y napakahalaga para po sa bawat isa sa atin. Kaya dito po nagwawakas ang ating overview o pagsusuma ng ating pag-aaralan o inaasahan natin sa pag-aaral po ng serye po ng aklat ni Daniel. So hanggang dito na lamang po sa gabing ito, tayo po'y magwawakas sa isang panalangin. Ama naming Diyos, salamat po sa mga salita na aming pag-aralan sa gabing ito, kung paano ay inihayag niyo sa amin, kung ano aasahan namin sa aming pag-aaral ng serye po ng aklat ni Daniel. At nawa o Diyos, ay palagi niyo kaming gabayan na makalangit na pangunawa po ang igawan niyo sa amin upang aming maunawaan ng lubusan
ang inyong mga salita. Mapaghandaan po namin mabuti at matuto po kami sa mga naihayag sa aklat ni Daniel, ang kanilang naging karanasan, at ganoon din po, Diyos, ang inaasahan naming mangyayari at magaganap bago man pumarito ang aming Panginoong Yesus. At nawa, O Diyos, pagtibayin niyo po ang aming pananampalataya, patawarin kami sa mga pagkukulang laban sa inyo, pagbalain niyo po ang aming mga participants, paggalingin niyo po ang mga may karamdaman o aming Diyos, at upang patuloy po kami makapaglingkod sa inyo na may kagalakan at may kalusugan, at ganoon din po, O Diyos, inaasahan namin ang inyong gabay at protection sa aming mga buhay, sa aming mga pamilya, habang kami naghihintay sa iyong pangalawang pagparito. Inyon din ginang aming dalangin dahil ito ay aming hiniling sa tanging pangalan ng aming Panesus. Amen. At maraming salamat po at kayo nakasama sa gabing ito. At ito po yung lingkod, Brother Roland de la Paz, na magpapaalam na muli at nagsasabing, stay safe and God bless everyone. Hanggang sa muli po nating pag-aaral. Bye-bye po.